Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Mga kapuso, ang nakikita niyo po ngayon ay ang rainfall data mula sa Metra Weather. Kitang-kita na halos buong bansa pa rin ang nakakaranas ng pag-ulan. May matitinding ulan, lalo na po sa Northern at Central Luzon. Magpapatuloy po yan hanggang sa magdamag. Ang iba pang detalye sa lagay ng panahon, ihahati po namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang pagbaha ang naranasan dahil sa mga pag-ulang dulot ng low pressure area at pinalakas na hanging habagat. Ang dahilan ng isang baha na ipong tubig mula po sa tinatapos pang flood control project. Bukod sa mga commuter at motorista na perwisyo rin ng masamang panahon ng ilang flight, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Vicky, Connie, Emil, humihingi ng paumanhin ng DPWH NCR sa mga motorista at sa mga commuter na nagkaroon ng aberya o naabala doon sa pagbabaha, particular na sa Espanya Boulevard kagabi. Ito daw ay dahil sa isang project na ginagawa ng DPWH na ang target ay zero baha o zero flooding sa Espanya Boulevard. Dahil sa halos buong umagang buhos ng ulan, baha ang sumalubong sa ilang commuter at motorista sa Metro Manila. Sa bahaging ito ng Taft Avenue, kalahati na lang ang nadadaanan ng mga motoristang umiiwas sa baha. Ang ilan stranded sa intersection ng Taft at UN Avenue. Sobrang perwisyo. Ang hirap. Kanina pa akong umaga umalis ng bahay. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakarating sa pupuntahan ko. Sa gabal, sa trabaho. Hindi pa naman, hindi pa nagde-declare eh. Mag-aantay pa tayo ng declaration kung mag-update ba. Ayon sa South Manila District Engineering Office ng DPWH-NCR, tuwing malakas ang buhos ng ulan ay inaabot ng 2 oras bago humupa ang baha. Ang pagkakaiba lang, dati kapag umulan, matagal mag-subside. It took about 6 hours to 10 hours. Medyo nabubulunan yung ating mga esteros. At the same time, yung mga drainage facilities po natin, medyo may katandaan na rin. Kung wala talaga mga basura doon sa mga catch basin natin, doon sa mga manhole natin, hindi po magkaklag yung ating mga drainage facilities. Kagabi, binaha ang Espanya Boulevard na nagdulot ng katakot-takot na traffic. Sa monitoring ng DPWH North Manila District Engineering Office, inabot ng 2 oras bago humupa ang baha. Dati na raw itong naibaba sa 30 minuto noong hindi pa nagsisimula ang isang proyekto ng DPWH sa bahaging ito ng Maynila na para rin sa flood control. Retarding basin po, sir. Retarding basin po sa estero di Parecha po namin. Para may ginagawa po kami ngayon. Hopefully po matapos namin this year, meron po kaming cover daming na ginagawa sa retarding basin po namin. Mm-hmm. So, yung galing po sa upstream, which is Espanya, bago po makatako po dito sa downstream, sa pumping station po namin, na bottleneck po. Ang aim ng office po namin na ma-zero flooding na po ang Espanya. Humihingi ng pangunawa ang NCR office ng DPWH, sabay tiyak na tutupad ito sa mandatong masolusyunan ang baha sa Kamaynilaan. Ang target ng DPWH at saka MMDA is ang mandated namin is up to 2030. Wala nang makitang mga baha at kalsadang napangit, lahat maganda. Naranasan din ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila mula pa kahapon. Tulad sa Mandaluyong na mula pa kagabi ay nakararanas na ng malakas na pag-uulan na may kulog at kidlat. Ang ilang kabataan naman sa San Juan, sinamantala pa ang paliligo sa ulan. Ngayong hapon lang, wala pa rin patid ang ulan sa Navotas. Gayon din sa katabing lungsod na Caloocan at maging sa Quezon City. Dahil sa patuloy na pag-uulan sa Metro Manila, kinansela na ang aabot sa 10 domestic flights ng airline na AirSWIFT ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA. Wala pang anunsyo ang ibang airlines tungkol sa mga kanseladong biyahe. Humingi naman ng pangunawa ang MIAA sa palagi ang red lighting alert na nagiging sanhi ng delay sa paglabas ng mga bagahe ng mga pasahero. Kinakailangan kasing pansamantalang itigil ang ground operations dahil sa ulan na may kulog at kidlat para sa kaligtasan ng mga empleyado.
Emil, unahin natin yung Espanya Boulevard. Ano, ngayong hapon, wala tayong na-monitor na pagtaas ng tubig o pagbabaha. Samantala, dito sa bahaging ito ng intersection ng UN Avenue tsaka ng Taft Avenue, dito pa rin sa Maynila, sa mga sandali ito, nagsisimula na namang bumuhos ang ulan. Pero bago kumagat yung dilim kanina, ay tuluyan na munang humupa ang baha. Emil? Maraming salamat, Cedric Castillo. Sa gitna naman ng malakas na ulan, may nagsalpukang bus at kotse na ikinasugat ng isa. Naranasan po ang masamang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Mindanao. Nakatutok si Ivan Mayrina. Malakas na ulan na sinabayan pa ng hangin. Yan ang naranasan kagabi sa Birak, Catanduanes. Hanggang kaninang hapon, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagulan. Nakaantabay naman daw ang lokal na pamahalaan doon sa posibleng pagbaha. Wasak ang harapang bahagi ng kotseng ito habang nahulog sa kanal sa gilid ng kalsada ng isang bus matapos magkasalpukan sa Santa Elena, Camarines Norte. Base sa investigasyon, malakas ang ulan ang mangyaring aksidente. Tanging driver lang ng kotse ang nagtamo ng mga sugat. Ayon sa pulisya, nakatakdang mag-usap ang pamunuan ng bus company at ang may-ari ng kotse. Kung perwisyo para sa ilan, tila biyaya ng mga itinuring na ilang magsasaka sa Isabela ang ulan. Sinamantala nila yan para makapagtanim at makapagpatubig sa palayan. Malaking tulong daw ito, lalo't rotational ngayon ang patubig sa mga sakahan nila dahil sa nararanasang epekto ng El Nino. Ganyan din ang ginawa ng ilang magsasaka sa Banggid, Abra, kasunod ng nararanasang pagulan. May nalalaka nga marunot din ang gaso. Umaasa raw sila magtutuloy-tuloy ito para makatulong sa kanilang pananim. Nakaranas din ang magdamag na pagulan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Gayon din sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa pag-asa, low pressure area ang dahilan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, habang hanging habagat naman ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Posibleng magtuloy-tuloy hanggang weekend ang mga pagulan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 hours. Binaharin ang bahagi ng Skyway at Grade sa Bikutan dahil naman umano sa barang idinulot ng expansion ng isang mall. Damay tuloy ang trapiko hanggang Elevated Skyway. Nakatutok live si Chino Gastor. Chino? Koni pambihirang traffic sa northbound lane ng South Luzon Expressway at magkabilang lanes ng at Grade o yung ground level highway mula Alabang hanggang Magallanes ang tulot ng pagbaha dito sa may Bikutan Interchange dala ng malakas na buhos ng ulan mula pa kagabi. Pero Connie, sa ngayon ay wala na yung baha, no? At tuloy-tuloy na rin ang daloy ng traffic matapos tanggalin nga yung naipong tubig at paghupa na rin ng malakas na ulan. Nagbistulang ilog ang West Service Road sa Paranaque pasado alas 7 kagabi. Aray! Mag-aalas 3 naman ng madaling araw kanina nang bahain ang Skyway at Grade sa bahagi ng Bikutan. Ang resulta niyan, katakot-takot na traffic. Naku po! Halos wala rin paggalaw ang mga sasakyan sa Sales at Merville exit kaninang alas 6 ng umaga. Hanggang kaninang tanghali, kailangan tumigil ang mga sasakyang ito sa northbound lane ng Skyway at Grade ground level sa ilalim ng Bikutan Interchange dahil sa malalim na baha. Ayon sa Skyway, abot na hanggang Santa Rosa, Laguna ang dulo ng traffic. Ang mga truck at ibang malalaking sasakyan ang kayang sumuong lang sa baha. Ang mga nangahas tumawid, gaya ng mga delivery truck na ito, tumirik. Naglagay rin ng water pump ang pamunuan ng Skyway para mabawasan ang naipong tubig. Tumirik kaya sa malalim na tubig. Pinatubok ang empleyado namin. Malalim na tubig? Oo, lalim. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nabarahan ang drainage ng Skyway at Grade ng ginagawang expansion ng isang mall sa lugar. Meron po kasing expansion works na ginawa yung isang mall diyan na tinamaan po yung ating drainage outfall to the creek from the east to the west. Kaya nagbara po yan. At yan po ang nagdudulot at naging sanhi ng pagbaha dito sa area yan na hindi naman po dating binabaha. Ganito rin ang sabi ng pamunuan ng Skyway. Nitong Pebrero raw nila na-trace ang dahilan ng pagbaha ay ang construction na ito na labas daw sa kanilang kontrol. Para raw mapabilis ang pagbaba ng tubig sa lugar, nagpahiram daw sila ng equipment para mahigop ang baha. Sinisikap pa naming kunin ang panig ng mall.
nag-abiso na ang Toll Regulatory Board o TRB sa mga motorista na gamitin muna ang elevated skyway papasok o palabas ng Metro Manila. Yun nga lang, sa rami ng mga sasakyan, nakaranas din ang pagbagal ng daloy ng traffic sa elevated skyway, particular sa northbound lanes. Ang pagtukod ng traffic, nagdulot na rin ng iba pang traffic sa C5 at mga karugtong na mga kalsada gaya ng EDSA. Kung magkaroon po ng medyo traffic dito sa South Luzon, naapektuhan na po yung ating C5 road, East Service Road, West Service Road, at saka yung South Super Highway. Naging chain reaction na po dahil sa mabagal po ng flow. Tony, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Skyway sa DPWH at maging sa private sector stakeholders na minamadali na raw yung construction sa bahaging nakakaapekto dito sa drainage ng at-grade at ng Skyway na inaasahan namang makukumpleto bago matapos ang Hulyo. Ang TRB naman ay umaasang matatapos ang construction ngayong Linggo, lalo't nagkaroon ng delay sa pagtapos nito. Tony. Maraming salamat, Chino Gaston. May mga nasabat na namang nabubulok, mishandled at expired na karne sa isang warehouse sa May Kawayan, Bulacan. Ang nagpapatakbo nito at nang ini-raid nito lamang Martes e posibleng iisa umano. Pasintabi po dahil sensitibong video ang mapapanood nyo sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Gaganahan ka pa bang kumain kung mabibisto mong ang karneng maaaring binibili mo expired na at ganito lang isinasalansan? Ganito ang inabutan ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement Office, National Meat Inspection Service, at City Veterinarian sa isang warehouse sa May Kawayan, Bulacan nang i-raid kaninang umaga. Mga hot meat kung tawagin na hindi raw dumaan sa tamang proseso ng meat inspection. Ang iba, expired pa. Base raw sa mga label, imported meat ang mga karning ito. Wala ang may-ari maliban sa mga inabutang staff na mga otoridad. Tinawagan lang po ako na may pipikapin. Tapos pagkain daw po ng isda, dadaling sa nabotas. Tinawagan lang po kami para daw po magbaba. Kasi magkarga daw po ng mga ano. Kabilang sa mga nakumpiskang karne ang pata, bacon, manok, atay at may sakling pig pa. Ayon sa National Meat Inspection Service, tinatayang nasa 14,000 kilos na mga karne ang nakumpiska sa warehouse na ito dito sa May Kawayan, Bulacan. Bukod sa kulang na sa angkop na mga dokumento, hindi rin daw naaayon sa standards ang storage ng mga karneng ito. Hindi po siya dumaan sa tamang proseso. No? Wala po siyang documents na may present. Hindi po natin alam kung siya po ay ma-inspect properly, kung saan galing. We're still trying to find out. Meron din pong issue on mishandling kasi kung makikita po sa loob ng warehouse, karamihan po ay hindi na siya frozen, malalambot na, thaw out na. Nag-uus na yung dugo, definitely, it's no longer safe for the public to consume. Ayon sa DA Inspectorate Enforcement Office, tila konektado ito sa naunang ni-raid na warehouse noong July 11 na pinaniniwalaang ino-operate ng mga foreign national. Organisado sila sindikato ito. Kaya kung mapapansin ninyo, yung nakaraang araw na pinasok natin sa tulong ng AFP at ng BOC, nasa kabilang street lang. Lumalabas initially sa ating pag-iimbestiga na isa lang ang may-ari ng or nagre-rent, may-ari at yung nagre-rent ang warehouse na to. Agad daw susunugin o kaya ililibing ang mga karne para masigurong hindi na ito makakain. Babala ng City Veterinarian ng May Kawayan, delikadong kumain ng mga hot meat expired man o hindi. Pwede pong magkaroon ng mga digestive illnesses. Payo ng NMIS sa mga consumer tuwing bibili ng karne? Ask for proof na siya po ay na-inspect. No? Meron naman po yung mga lahat po ng establishments na yan na nagtitinda po ng karne. Meron po silang tinatawag na meat inspection certificate or certificate of meat inspection kung siya naman po ay imported. Tingnan din po nila yung condition ng karne. Kung siya ba ay may discoloration na, yung amoy, baka hindi na po kanais-nais. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tinawag na blackmail ng Transportation Department ang planong tigil pasada ng grupong Manibela. Hamon pa nito, maglabas ng ebidensya sa mga aligasyon ng grupo laban sa ahensya. Ang tugon ng Manibela sa pagtutok ni Joseph Morong.
Malaya sila magsagawa ng anumang uri ng protesta. Yan ang tugon ng Department of Transportation sa banta ng grupong manibelang hindi babiyahe sa July 24 hanggang July 26 kasabay ng sona ni Pangulong Marcos. Pero hindi raw nito magiging hostage ng DOTR at mabablockmail ang bansa pati mga commuter sa tuwing hindi nito nakukuha ang gusto nila. Hamon pa ng DOTR ilabas ng manibela ang ebidensya sa mga alegasyon nila kaugnay sa nawala o munong ruta at anomalya sa ayuda. Ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB itinanggi na napapaboran ang mga lokal na pamahalaan at malalaking pribadong korporasyon sa pagbibigay ng mga bagong ruta at naiitsapwera ang mga kooperatiba ng mga driver ng traditional na jeep. Yung selection process open to all. Merong qualifications, we have been transparent, no, in the selection process. But if there are still claims against the selection process that we do with our new or developmental routes, we will investigate and sanction those who may be responsible. Sa alegasyon naman ng ilang driver na nakubra raw ang ayuda kahit wala ng unit ang isang driver, iniimbestigahan nila ito pero malabo raw na makuha bilang pera ang 6,500 pesos na ayuda dahil fuel subsidy ito. Yung amount na nandun, hindi mo siya pwedeng ma-withdraw for any other purpose but to pay for the fuel. Yung card na yan, isuswipe yan doon sa mga accredited na gasoline stations. Tugon ni Manibela President Mar Valbuena, matagal na nilang inilapit sa LTFRB ang problema sa mga ruta at kung ebidensya at ebidensya daw ay meron siya. Ayon pa kay Valbuena, ang grupo nila ay may 200,000 miyembro mula sa 8 rehiyon sa bansa. Bago tayo, bago pasok na korporasyon, inapplyan niya ngayon yung ruta na meron ng existing. Pinasukan pa ng bagong korporasyon na malalaking minibus. Bawas yon sa kita nila. Makikipag-ugnayan ng LTFRB sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng Metro Manila Development Authority o MMDA para makapagbigay ng mga masasakyan para sa mga commuters sa mga araw na may tigil pasada. Sa kabila ng banta ng manibela, hindi naman daw sasali sa tigil pasada ang ibang transport group tulad ng Piston na bahagi ng Magnificent 7 at Mighty 1 na binubuo ng 7 ibang mga grupo. Bakit kailangan mag-aklas? Phase out? Walang phase out ng jeepneys. Sinabi ni Secretary Jimmy Bautista, sinabi ni Chairman Jojo, walang phase out. Ang kailangan lang sa mga traditional jeepneys na pumasa doon sa Motor Vehicle Inspection Service para makita na ito'y roadworthy pa. Ayon naman sa presidente ng AltoDOT, titiyakin nilang babiyahe ang kanilang mga miyembro para may masakyan ang mga commuter sa panahon ng tigil pasada. Meron akong lagro ko ba? Baya Commonwealth yan, bibiyahe lahat yan, pabibiyahin ko yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Binaharin po ang ilang bahagi ng Batangas. Babala pa ng mga otoridad doon maghanda sa posibleng landslide sa ilang lugar. Nakatutok live si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Andrew. Vicky, mahina at malakas na ulan yung naranasan dito sa Batangas, particular dito sa lungsod ng Lipa. Pero ayon sa Lipa City Disaster Risk Reduction and Management Office, wala daw binaha na lugar dito sa lungsod. Ito daw ay dahil tapos na yung halos lahat ng konstruksyon ng drainage system dito sa Lipa. Halos hindi makatawid ang ilang sasakyan sa bahaging ito ng Matinggain 1, Lemery, Batangas, pasado alas 2 kahapon. Humupa na yan, pero patuloy na minomonitor kasabay ng clearing operations. Ayon sa Lemery MD Araremo, dating creek ito na ginagawang kalsada para makatawid ang mga residente sa kabilang barangay. Medyo mababa yung ginawa nilang, yung rampahan ng mga sasakyan is napakababa. Kaya nung lumakas ang ulan at umano yung tubig sa kalsada, yun po ang naging dahilan. Tuloy ang masungit na panahon ngayong araw, pero pumalaot pa rin ang ilang mangingisda sa Barangay Santa Rita Aplaya sa Batangas City. Ang ilan, nagsimula raw ng maaga kung kailan di pa maulan. Pang-ulan po, pambinta, buhay lang po. Minsan po, minsan kabado, minsan ay hindi. Pero
Umuwi rin sila nang bumuhos ang malakas na ulan. Nakapangamba po pa, dahil malakas ang alon. Napugada po. Yung biglang lakas ng hangin, ayun ang kinakatotan, yung din nyo po alam. Payo ng Batangas City, Araremo. Kailangan nating umantabay. Lalong-lalo na yun, mga nasa mga mountainous barangay po natin, mga landslide prone area. Vicky, naka-alerto ang Batangas PD, Araremo at ang Philippine Coast Guard. Ganon din ang Office of the Civil Defense sa banta ng pag-ulan. Samantala, Vicky, sa kapapasok lang na balita, nakapagtala ng pagbaha sa Barangay Talisay, Lipas City kanina. Makikita sa video na ipinadala ni Marian Romales na nagsimula ang baha sa may arko hanggang sa papasok sa nasabing barangay. Bunsod pa rin ito ng naranasang pag-ulan. Samantala, sinubukan pa itong lusungin ng isang sasakyan, ngunit hindi na rin tumuloy para makaiwas sa aberya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Andrew Bernardo, ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ang maghahatid po ng lagay ng panahon ngayong gabi, ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center na si Katrina Son. Magandang gabi sa iyo, Katrina. Salamat po. Magandang gabi, mga kapuso. Patuloy na lumalapit sa Luzon ang low pressure area, kasabay ang pag-iral din ng hanging habagat. Huling namataan ang LPA sa layong 90 kilometers northeast ng Infanta, Quezon. Ayon sa PAGASA, posibleng maging bagyo ang nasabing LPA sa loob ng susunod na 24 oras at tatawaging Bagyong Dodong. Inaasahang tutumbukin ito ang Aurora o Isabela area sa mga susunod na oras. Habang kumikilos yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ring nagpapaulan ang hanging habagat. Kaya naman halos buong bansa pa rin ang uulanin bukas. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa halos buong Luzon. May matitinding ulan sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Zambales, Bataan at Tarlac. Maging handa sa banta ng pagbaha o pagguhon ng lupa. Uulanin din ang natitirang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, umaga pa lang ay mataas na ang tsansa ng ulan. May malalakas na ulan, kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung may lakad bukas. Posibleng magpatuloy pa yan sa hapon at gabi. Maulan din bukas sa Visayas. May malalakas na ulan sa Panay Island at Negros Provinces. Uulanin din sa ilang bahagi ng Cebu at Leyte Province. Sa Mindanao naman, maulan din sa ilang lugar, lalo sa hapon, kabilang dyan, ang Zamboanga Peninsula, Soksarjen at Caraga. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Katrina Son. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Para sa mas mabilis na biyahe mula Pampanga hanggang Laguna at para sa mas mabilis na pagnenegosyo sa bansa, ilan sa mga nilagdaan ngayon ng Pangulo. Yan ang Sunny Puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina at Ian Cruz. Para tuloy-tuloy na ang arangkada ng pagpapagawa ng North-South Commuter Railway. Tatlong yugto o phase ito ang nilagdaan kanina. Kabilang ang para sa isang viaduct, mga bahagi ng ilalatag na riles at mga istasyon sa Blumentritt, Buendia, EDSA, Senado, Bicutan at Sukat. With the signing of these three contract packages, we will be a step closer to our goal of serving around 800,000 commuters daily by 2029. Ang mga nabanggit ay bahagi lang ng 147-kilometer project na dadaan sa 35 istasyon mula Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Inaasahan pabibilisin itong biyahe sa pagitan ng dalawang lugar mula 4 na oras sa 1 oras at 45 minuto na lang. Lilikha rin ang libu-libong trabaho para sa konstruksyon hanggang sa operasyon ng railway system. Pero bago yan, may mga masasagasaan ng proyekto na hindi naman daw ipinagkikibit-balikat ng gobyerno. We must also recognize the plight of informal settler families who will be affected, ensure that those needing assistance are attended to. Kapag nasunod ang mga target na schedule 2029, ay fully operational ng North-South Commuter Railway na pakikinabangan ng 800,000 pasahero. Pero hindi lang commute sa bansa ang nangangailangan ng pagpapabilis. Kumbaga sa traffic, mabagal din daw ang usad ng mga transaksyong pangnegosyo sa bansa. Binanggit mismo ng Pangulo kung paanong tinatabangan ang maraming investor sa tagal halimbawa ng mga permit.
ang mga inaabot daw ng 8 buwan dito sa Pilipinas, 2 linggo lang sa Thailand, Vietnam, South Korea at Indonesia. Sagot ng gobyerno, executive order para pabilisin ang daloy ng negosyo o green lanes for strategic investment. Kumbaga sa biyahe, isang lane lang ang daraanan at wala ng ibang stop para sa mga requirement ng mga namumuhunan. For the permitting and the licensing of strategic investments, one-stop action center which shall serve as the only entry of all projects. Ayon sa Pangulo, napakahalaga na mapabilis ang proseso ng investment sa Pilipinas dahil kung mahihirapan daw ang mga investor, baka hindi na sila magpursiging maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Kabilang sa inaasahang makikinabang sa green lanes, ang nakuhang investment pledges ng Pangulo sa iba't ibang bansa na ayon sa DTI ay umabot na ng 3 trilyong piso. Sa hiwalay na pagtitipon naman, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa kasunduan ng Justice at Agriculture Departments para taniman ang 500 hektarya ng Iwahig Penal Farm sa Palawan ng high-value crops tulad ng kasoy, pinya, yellow corn at bigas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Van Mayrina nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, pino na rin ng ilang mababatas ang viral performance ng drag queen na si Pura Luca Vega na may temang pangrelihiyon. Kabilang sa sumita ang unang transgender woman sa kamera, nagpahayag din ng pagkadismaya ang CBCP. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Umani ng samot-saring reaksyon ang viral at pinag-usapang drag performance ng Pinoy drag queen at social media personality na si Pura Luca Vega. Kung saan nakakostume siya, nakawangis ng kasuotan ng itim na Nazareno habang inaawit ang tila upbeat at remix version ng The Lord's Prayer o Ama Namin. Ngayon, maging ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagsalita na rin laban dito. Yung mga religious elements or sacred elements ng religion ay hindi mo naman ginagamit for secular purposes na nakita natin doon sa ginawang pagsasayaw, di ba, merrymaking, performance, nagsisigawan yung mga nakapaligid, kinukuha na ng video. Nalabas talaga, ito ay mockery ng religion, ng faith. And then it's bordering on profanity also, and even blasphemy also sa religious. Pinuna rin ng CBCP ang nakakadismaya raw na pag-awit sa kakaibang paraan ng Ama Namin. That is the prayer taught by Christ himself. So, hindi mo dapat na ginamit yun ng ganun-ganun lang na sumasayo ka, in-entertain mo yung mga tao. Yung freedom of expression, it's not absolute. If you are adversely affecting the other party, then you should tone down yourself. Nauna nang dumepensa sa kanyang Twitter space si Pura. Pero sa panayam sa kanya ng GMA News Online ngayong araw, iginiit niyang hindi niya intensyong mambastos gamit ang Ama Namin remix. Ginamit niya raw ito para makakonek sa kanyang audience at ang kanyang drag daw ay sumasalamin sa bersyon ni Kristo na kaisa ng queer audience. Ang kauna-unahang transgender woman na mambabatas mula sa Bataan na si Representative Geraldine Roman, sinabing kasiraan ang ginawa ni Pura sa LGBTQ community. The mismong figure ng Jesus Christ at saka yung Lord's Prayer, anuhin mo ng ganun, hindi tama yun. Hindi talagang nananadya yan. Ang masakit dito, nalilihis yung usapin from plain disrespect for the sensibilities, religious sensibilities of other people. Nalilihis na pupunta sa gender issue. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, bilang isang mananampalataya, nakakalungkot daw ang pangyayaring ito. Gayunman, hindi raw dapat gamitin ang issue para itanggi ang karapatan at proteksyon ng LGBTQIA+ community. Kinundi na rin ni Senate President Juan Miguel Subiri ang video na aniyay kalapastanganan. Sa isang Twitter post, sinabi ni Pura na naiintindihan daw niya kung tawagin ng mga tao na kalapastanganan, nakakasakit o nakakadismaya ang kanyang pagkatanghal. Pero hindi raw nila dapat diktahan kung paano niya dapat gawin ang kanyang pananampalataya o ang kanyang pagtatanghal.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mismong si Barbie Fortesa na ang umamin na closer than ever na sila ng kanyang ka-love team na si David Licaoco matapos ang kabi-kabilang projects together. E ano naman kayang sagot ni Barbie sa pagsalang ni David sa lie detector test sa vlog ni Bea Alonzo? Makichika kay Aubrey Carambel. You are so much more than that. Matapos ang hit Tambalan sa Kapuso Historical Portal Fantasy Series na Maria Clara at Ibarra, na sinundan pa ng iba't ibang proyekto, kabilang ang upcoming movie na That Kind of Love. Balang akit eh. At serye na Maging Sino Ka Man, masasabi raw ni Barbie Fortesa na mas naging close na sila ni David Licaoco. Ang mature na nung mga usapan namin, nag-open up siya sa akin, which I appreciate so much, knowing that he's, you know, he's very private and he's quite an introvert. So ang goal ko ngayon ay mawala yon. Pero pag-amin ni Barbie, minsan niya nang kinainisan si David bilang katrabaho. Ito rin ang revelation ni David nang sumalang siya sa lie detector test challenge sa vlog ni Bea Alonzo. Ba't mo ako hate dati? Ganyan. Sabi niya kasi, lagi daw akong late, tapos hindi daw ako nagsisorry. May sleep apnea. Pero nang ipaliwanag daw ni David na isa sa dahilan ng pagiging late niya, ang sakit na sleep apnea. Mas naintindihan na raw ito ni Barbie. Sa tingin mo ba nagsiselo si Jack? Sa vlog ni Bea, tinanong din si David kung sa tingin niya ay nagsiselos ba sa kanya ang boyfriend ni Barbie na si Jack Roberto. No, ang sagot ni David, na sinang-ayuna naman ni Barbie. I think so. Nahihiya akong tanungin, pero like pag kinikwento ko naman sa kanya, natutuwa naman siya. Yes. Tapos lagi lang yan sinasabi, baka talaga eh, no? Kahit sino talaga eh, no? Pero sa tanong kung naisip niyang what if naging sila ni Barbie? No. No. Ah! First lie of the day. Nakita ko yung clip na yun. Ang cute-cute ni David kasi parang kahit siya, ha? Huh? Kahit siya nagulo. Lie rin ang lumabas sa tanong na, naging crush mo ba si Barbie? Eh, parang kung sabi ko hindi. So I feel like, kahit totoo naman yung sinabi niya, since kinakabahan siya, yun yung na-detect nung polygraph. Whatever David and I have, whatever friendship I've built with him, I really treasure it. And I really don't wanna lose it. Sa gitna naman ng pagiging busy sa trabaho, naglaan ng pamper day si Barbie para maghanda sa nalalapit na GMA Thanksgiving Gala. This year, I'm quite more prepared and I know what to expect more or less what's gonna happen sa gala, but out of everything ang na-realize ko, all the artists from GMA ay magsasama-sama for a good cause. Aubrey Carambel, updated sa showbiz happenings. Mabilis na chicken tayo para updated sa showbiz happenings. Good news, ARMYs! Bukas na i-release ang music video ng newest solo single ni BTS superstar Jungkook na 7. Certified trending nga ang teaser ng music video ngayong araw kung saan kasama pa ni JK ang actress na si Han So-hee. It's another release din para kay K-pop star Sandara Park dahil out ng colorful music video ng kanyang new song na Festival. Yan ang title track ng kanyang newest album. Yes, Queen! Yan ang Slade na performance ng internet sensation na si Queen Yasmin sa tapatan nila ni Morning Sunshine Shira Diaz sa unang hitit kanina. Bukod sa kanyang vocals, nagpakitang gilas din ang Queen sa kanyang rap skills. At hindi naman nagpahuli si Shira. It's another adventure sa Tereertu para kina Prince Zardos at Zandra. Ang Voltes 5 Legacy naglaro pa ng bowling na struggle para kay Zandra. Very chill naman si Zardos. Nag-photobooth pa ang dalawa bilang souvenir daw sa kanilang pagbabalik sa Bozan. Inamin ni Bea Alonzo na nagkaroon sila ng di pagkakasunduan ni Alden Richards.
Naging bulong-bulungan kasi na nagkaroon ng gap ang dalawa nung panahong sinushoot pa ang Startup PH. Naayos yung problema ni Alden. This has not been talked about. But was it a professional problem? It kind of was. I guess it's also because we have different backgrounds. Baka backgrounds in terms of like, being artists? I guess so. Oh. I think nagkaroon lang ng mga misunderstandings while on set. Okay. But we were able to talk about it. I remember we were on the plane going to Davao while we were promoting Startup. Like, pinag-usapan namin ng like mature people and we were able to sort things out. Sagot yan ni Bea sa tanong ni Tito Boy sa Fast Talk with Boya Bunda kung nagkaroon sila ng professional problem ni Alden. Sabi ni Bea, posibleng dahil ito sa different backgrounds nila ni Alden. Gayunman, matagal na raw itong na-resolve at napag-usapan in a mature way noon pang pinopromote nila ang Startup PH. Sabi ngayon ni Alden, super okay na sila ni Bea at masaya pa sa taping ng Battle of the Judges na mapapanood na this Saturday. Host si Alden at judge si Bea sa reality talent show. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Excited na para sa Friday bukas, guys. Konting kembot na lang. Miss Vicky, Emil, Miss Connie. Kami rin. Konting traffic na lang. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.